sila doon. Parang, nanibago sila kung gagawin. Sabi niya, ako pastor, hirap na hirap kami mag-church doon. Bakit? Parang pagkatapos ng church, parang gusto mong umuwi, mag-church kami uli. Kasi parang, ang lungkot-lungkot din na. Parang, kasi ang mahirap kasi doon, lalaki at babae, hindi pwedeng magkwentuhan, hindi pwedeng mag-ano. Parang napakasilan. So, kaya nga nanibago din sila sa worship. Kaya nakikita na lang yung kakaibahan. So, I don't want to miss this blessing na gusto rin i-release ni Lord sa akin, sa kanila, sa ating lahat. This will be the message, no? In the book of John, chapter 10, verse 17 to 18. Okay? Basahin po natin, sabay-sabay. For this reason, the Father loves me because I lay down my own life to take it back again. No one takes it away from me. On the contrary, I lay it down voluntarily. I put it from myself. I am authorized and I have power to lay it down, to resign it, and I am authorized and have power to take it back again. These are the instructions, order which I have received as my charge from my Father. Father, I thank you, Lord, sa tanghaling ito. Salamat. I pray, Panginoon, na mag-minister ang iyong word sa amin, sa buhay ng bawat isa. Empower your word, empower your servant. Release the mighty anointing right now that will touch the heart of your church, that will transform their lives, that will transform our lives, that will bring us to the higher level of anointing, to the higher level of promotion that we need in life. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Now, sabi po kanina, sa previous verse, sabi ni Lord, for this reason, the Father loves me. So, isin na po yung me dito, si Jesus. No, sabi niya, sa ganitong kadahilanan, minahal ako ng Ama. Bakit? Dahil binigay ko ang aking buhay. No? God, Jesus Christ gave His life for you. Sabihin mo nga sa katabi mo, Jesus gave His life for you. So sabi niya, I lay down my life for whom? For you and me. And I have the power to take it back again. So nung nang sinishare ko last time, no? May nagtanong nga sa akin kung sino daw pumatay kay Christ. Sabi ko nga, ikaw. Kasi kung hindi dahil sa iyo, hindi siya namatay. Kaya ikaw ang dahilan. No, but sabi ni Jesus Christ, no one take it from me. Nobody has taken the life of Jesus Christ. But He Himself, sabi niya, I lay it down voluntarily. Salimbawa, tatanungin ko si brother halimbawa sabihin ko, Brother Noel, willing ka bang to lay down your life to Brother John? Yung kunin, halimbawa, bibitayin si Brother John, cancel. No? Tapos sabihin ni Brother Noel, ako na lang bitayin mo John in exchange, Brother John. Kaya ba natin gawin yun? Parang napakahirap, ano? Walang taong gustong magpakamatay alang-alang sa iyo. Iwan ko na lang, maliban sa nanay siguro. Instead yung anak, ako na lang. Di ba? Kahit nga tatay, alam ko, gawa na lang kung bago. Di ba? Parang, hindi ganun kadali na ipagpalit mo yung buhay mo ibang tao. No? Kasi buhay mo yun eh. But si Jesus Christ, He lay His life, His own life in for your sake. No? Sabi niya, kaya lang, ito yung maganda. Sabi niya, I am authorized to lay it down and I'm also authorized to give it back. Ay tayo, hindi tayo pwedeng magbigay ng buhay. Wala tayong pwedeng ibalik eh. Si Jesus Christ lang ang pwedeng magbigay ng buhay at pwede rin kukunin niya ulit. Kaya nga, ito yung sacrifice na ginawa ng Panginoon sa ito yung authority pati na binigay. Sabi niya, I am authorized and have the power to take it back again. Pero kung ikaw din ay anak ng Diyos, meron ka rin kapangyarihan, meron ka rin authority na kung ano naman yung ninakaw sa'yo, kaya mo rin bawiin. Oy. Sabihin mo nga sa akin, kung ninakawan ka ngayon, may kapangyarihan ka rin bawiin yun. Kasi kung tayo yung mga anak ng Diyos, kaya niyang kaya binigyan tayo. Diba sabi niya, I have given you authority sa Matthew to trample down snake. No? Unang binigay niya sa atin authority. So kung ano yung binigay ng Diyos Ama kay Jesus, binigyan din tayo ni Jesus ng authority. Now, alam niyo, I just want to illustrate, no? Kasi paano ba nilay down ni Christ ang life? Anong for what very purpose?
Ano itong isang-isang tao, just imagine, ikaw ito, na during the time of the Old Testament, when a person committed sin, no, knowingly, no, consciously, kung kapag nagkasala ang isang tao, lalapit siya sa priest, pupunta siya sa tabernacle, pupunta siya sa altar, may dala-dala ang tupa. No? Ang bait-bait ng tupa, walang tali, sumusunod na lang sa amo. No? Sabi niya, so pag nagkasala, for example, Sister Aubrey, pupunta siya sa altar, lalapit siya ngayon sa priest. So kung makikita niyo dito, I just want you to open your Bible quickly in the book of Leviticus. Hindi ko nasama ito, no? Leviticus chapter 1, verse 2 hanggang 4. Leviticus chapter 1, verse 2 to 4. Sabi niya, speak to the Israelites and say to them, when any of you brings an offering to the Lord, bring us your offering, an animal, from either the herd or the flock. If the offering is burnt offering from the herd, he is to offer a male without defect. He must present it at the entrance of the tent of the meeting so that it will be accepted to the Lord. He is to lay his hands on the head of the burnt offering and it will be accepted on his behalf to make atonement for him. Nakita nyo? So, noong unang panahon, pag nagkasala ka, hindi uso kumpisal. Diba ngayon, nung umpisal ka pa sa pare, Padre, nagkasala ako, nagnakaw ako ng manok noong nakarang araw. Walang kumpisal noon. Dito, nung during the Old Testament, when you committed a sin, the trespass offering, the person will bring a lamb to the priest and the priest will examine what? The lamb. Bakit yung lamb ang i-examine? Kasi hindi na kailangan i-examine ng priest ikaw. Makasalanan ka na eh. Hindi niya na i-examine. Maureen, ano bang kasalanan mo? Ano bang ginawa mo? Hindi. Ang gagawin niya, ang i-examine niya, yung dalamong lamb kung walang kapansanan. Kasi meron namang nag-offer ng lamb, may duling, mayroong pingot ang tenga. So i-examine ng priest, dapat ang binibigay na lamb is without defect. Walang kapansanan. Bakit? Dapat pure ang lamb na in-offer. Bakit? Anong gagawin? Because the person who committed sin will lay his hands, di ba binasa natin sa Leviticus, will lay his hands sa head ng sheep na o lamb na binigay, in-offer niya para yung spirit, hindi nyo lang masyado maklira, no? Yung itim, na yung anuman yung sin, magta-transfer doon sa lamb. Ngayon, sa present generation natin, si Christ is our trespass offering, si Jesus Christ. Kaya nga, si Jesus Christ is the Lamb of God. Ngayon, instead na ikaw ang kakatayin, bakit? Bibigyan ng priest yung nag-offer, siya ang kigilid sa liig ng lamb. Tapos ngayon, tsaka ngayon, sana yung operator natin. Okay, so magbibigay ng kutsilyo yung ano, then ang priest ang siyang magsunog noong ano, offering ng isang makasalanan. So this is the way paano maaton ang kasalanan mo noon. Isipin mo araw-araw, Brother Noel, magkasala ka ng 10 beses sa isang araw. 10 beses kang babalik doon, magsusunog ka naman. Can you imagine that? How difficult it is? Ngayon nga lang, magkasala ka ng 20 beses, wala kang bibigay na lang eh. Why? Because Jesus Christ Himself lay His life for you and me. Siya na mismo nagsakripisyo, kaya nga, napakaganda, no? Napakagandang ginawa ng Panginoon. So, ikaw na makasalanan through the trespass offering ng isang taong nagkasala, he will become renewed, ma-transform yung life niya. Kaya nung tinanggap mo si Kristo na sarili mong tagapagligtas, nung nagkasala ka, humingi ka lang ng Lord, patawarin mo ako, hindi mo na kailangan ano. Kaya nga, ang ito pa ang mali, no? I just want to make it sure. Kasi may mga churches na nagtuturo na kaya namatay si Christ para bayaran na yung kasalanan mo doon sa demonyo. May nagtuturo na ganun. I don't know kung nakarinig na kayo. Christ did not die
for your sin para bayaran yung demonyo sa kasalanan mo. Ang demonyo, it belongs to your feet. Hindi siya kalakalabel ni God. The reason why Jesus Christ died at the cross, because God the Father Himself cannot tolerate your sin. Yun lang yung righteousness sa sobrang holy ni God. Pag nakita ang kasalanan mo, hindi niya matutolerate. Mamamatay ka pag nakita mo si God. Kaya nga, pinadala niya si Kristo para sa'yo, para i-atone ka, iwas ang kasalanan mo, para hindi ka mamatay pag nasa presensya ng God the Father. So hindi namatay si Kristo para tubusin lang yung kasalanan mo at ibayad dun sa demonyo. Bisa na nakarinig pa iba, bumaba si Christ, which is true, bumaba si Christ, pumunta dun sa Abraham's bosom, pumunta din siya sa hell para pakawalan yung sting ng death, but hindi siya pumunta dun para bayaran yung kasalanan kay devil. Namatay siya para i-atone tayong lahat para sa Diyos Ama na makita tayo na righteous in His sight. Hindi siya pwede magbayad sa walang kwenta. Si demonyo na nasa paba, babayaran ko, nasa paa ko lang. Magbabayad ka yung ka-level mo. Pero si Christ, si God, hindi siya ka-level ng demonyo. It belongs to our feet. Amen. May naitingnan po tayo. Now, dahil nga si Christ, no, sa Psalm 69 verse 4, those who hate me without cause, di ba, siya ay pinarusahan, hinagupit na walang kasalanan, more than the hairs of my head. Sabi nga doon sa mga translator, no, dahil daw sa sobrang hagupit na tinamo ni Kristo, hindi na makilala ang mukha niya at ang buong katawan niya, no? Kaya sabi niya, those who would cut me off, no, destroy me, being my enemies wrongfully, are many and mighty. I am, sabi niya, I am forced to restore what I did not steal. Now, this is the message today. God or Jesus Christ can restore back to you what He did not steal from you. Amen. Hindi ko. Amen. Kayang ibalik ng Diyos sa'yo, ang Diyos ha, hindi demonyo. Kayang ibalik ng Diyos sa'yo yung hindi niya ninakaw sa'yo. Aniwala kayo doon? Amen. God can restore to you. Kasi minsan, nag-declare tayo, uy, nawala yung ako, restore. Satan, in Jesus' name, I command you to return. Meron ganun na pwede mong ibalik, i-command ang devil na i-return sa'yo yung ninakaw. Pero dito, sa scripture na ito, sabi niya, I am forced, mapipilitan ako. Yung ninakaw ng kay Sister Demia, ibabalik ko yun sa kanya. Ako ang magbabalik, hindi siya. Siya magbabalik, ako rin magbabalik. Sino gusto noon? Taas ang kamay. Sabi niya, I am forced to restore what I did not steal. Kaya nga, sa message ngayong umaga, ngayong tanghali, this is your year of recovery, restoration, and restitution. Amen? Sino pong naniwala doon? Nung makikita niyo po, no, na nakita ko itong lettering doon, bakit po butas-butas yung mga letra? Kasi pag naalis sa'yo, minsan, pag binakaw sa'yo, minamadali, mayroong natatapyas ng ano-ano. No? May nasisira. Pag may mga dapat i-restore sa'yo, hindi na bago, hindi na kasigaya noon na kung kinuha sa'yo. Masabi, kinuha yung bago mong iPhone, pagbalik, basag-basag na. But God can restore it into original condition. Amen? So sabihin mo nga sa katabi mo, this is your year of recovery, restoration, and restitution. Ano nga ba yung function ng recovery at restoration at restitution? Kasi parang halos parehas lang sila eh. Pero ang blessing nito magkaiba. It's the same na ma-recover mo, di ba? Recover and restore, parehas lang. And restitution, parehas lang. Pero mayroon silang karampatang blessing kapag may ni-recover. Mayroon din karampatang blessing pag ni-restore. Mayroon din karampatang blessing pag ni-restitute. So let's define, let's understand, ano ba ang term na recovery? Now, sabi po sa dictionary, tingin niyo ko kanina, no? Pag sinabing recovery is regaining of, no? Pag halimbawa, nawala ito, kinuha ko pagbalik,
ang tawag regaining of or possibility of regaining something lost. So pagkuha ng isang bagay na nawala, no, or taken away. So hindi mo man sinadya na ninakaw o na nalaglag mo, pag na-recover mo, ang tawag nun, ang tawag nun in noun is recovery. No? Sa Tagalog pa, gusto niyo ng Tagalog, ang Tagalog ng recovery ay pagbawi. Oy, sabihin mo nga, pagbawi. Kaya kung meron kang nawawala, kaya mong bawiin yun. No? Amen? Meron ba tayong nawala sa atin? So, pag nawala yung asawa mo, kaya mong bawiin. Pag nawala yung kapitbahay mo, na kaya mong bawiin. No? Amen? Kaya, kung nawala yung girlfriend mo, boyfriend mo, kaya mong bawiin. Boyfriend ko yan, girlfriend ko yan, yan sa'yo. No? Pag nawala yung anong klase nawa, kaya mong bawiin. Ang tawag ng recover. Amen? So, ang restoration naman is putting back into a former position, return of something to a former original. Now, restoration ang mahirap. Why? Because, for example, pag itong damit na ito, natastas, sino nakita ng pantalon dito, may mga ano dito, natastas, di ba? Ayan. Ang original niyan, hindi yan tastas talaga. Dinesign lang yan. Sinadya. Ngayon, pag sinabing restoration, pag gusto niyang ibalik sa normal yan, tahiin mo man yan, hindi niya may babalik. Pero si God, pag nag-restore sa'yo, kung ano yung ni-restore niya sa'yo, balik ka sa normal. Walang pinsala. Walang, yung bang, as good as brand new. Amen? So, yun si Lord pag-restore. Pero kung tayo lang ang mag-restore, hindi natin may babalik yun. So kanina, ang recovery is pagbawi, ang restoration naman ay pagpapanumbalik. Oy, mahirap na mga Tagalog, ano? Pagpapanumbalik. So, manunumbalik yung dati mong anyo. Kung dati pangit ka, i-restore ni Lord ang iyong ka. Ngayon, dati maganda ka, pumangit ka ngayon, i-restore niya yung kagandahan mo. Oy, di ba? Sinong gusto noon? Sabi niyo, alam mo, ganda-ganda ko noon. Tapos, bakit parang pumangit na ako? Tapos sabi niyo, i-restore kita. Ayun, di ba? Yun yung restoration. Di ba? Dati, bakit dati ang sexy-sexy mo, no? Coca-Cola body in can ba yun o in bottle? O in liter, no? So, tapos i-restore. Kaya manunumbalik ang dati mong kagandahan. Amen? Sabi mo nga sa katabi, manunumbalik ang dati mong kagandahan at kabataan. Amen? Di ba? Si Lord, pag nag-restore ng iyong anyo, mas babata ka. Sino ditong lampas na ng 40, parang nag-drain na yung katawan mo. Tapos wala kang tutubo. Nung bata ka pa, sister, ano? Sino ba dito mga 16? Yung mga 16 years old. Ang dami tagyawat yan kasi bata. Subukan mo pag 50, may tagyawat pa bang tumutubo? Parang wala na, no? Nagsawa na yung tagyawat. Kaya sabi mo, bakit may katagyawat ka? So, kasi pinapabata ako ni Lord ulit. Amen? So, may mga tutubong tagyawat, cancel na rin yun. Guys, pangit ang tagyawat, huwag mo nang pabalikin. Pabalikin mo lang yung kagandahan mo, huwag na yung tagyawat mo. Amen? So, magkakaroon ng panunumbalik. So, ang recovery ay pagbabawi, ang restoration ay panunumbalik. Ano naman kaya ang restitution? No? Ang restitution naman is the reparation made by giving an equivalent. So, para bang pag mayroong nasira, mayroong ipapalit sa yung katumbas, no? Na or kabayaran, compensation for loss, damage or injury. Pag nawala ang cellphone, for example, ni sister, mayroong warranty papalitan uli, i-restitute ng bago. Amen. So sabi nga, ang restitution ay pagbabayad pinsala. Uy, sino gusto noon? Sabihin mo nga sa katabi mo, magbabayad ang demonyo sa pinsala na ginawa sa akin. Amen. So, kung mayroong pagbabawi at mayroong panunumbalik, mayroong din pagbabayad pinsala. Kaya ang sarap, excited ako kanina umaga, sabi ko, yung mga nasa Cebula, yung mga nandun sa malayo, ninanakawan sila, i-recover ni Lord yung mga ninakaw na lupa sa kanila, mga pera, mga motor, mga license, i-recover ni Lord yun, tapos i-restore pa yung dating kung saan sila, yung health nila, i-restore yung kanilang position, at meron pang bayad, meron pang
pagbabayad ng pinsala. Kaya minsan kasi pag mayroong damage sa'yo, halimbawa nasunog yung, ay, nasunog yung bahay niya, mayroong kapalit yun. Mayroong restitution si Lord noon. Pagbabayad ng pinsala, kung na pinsala ang pamamahay mo nasunog, God can restitute it. Sabi niya, I am forced, di ba kanina? I am forced to restore it for you. Uy. Kaya nga, huwag tayong malungkot kung mawala. Bakit? Ganito ha. Ito yung tema sa Tagalog. Ang taong ito ay iyong tao ng pagbabawi, pagpapanumbalik, at pagbabayad pinsala. No? Sinong excited dito ma-receive? Ang nung last, bagong taon ng January, nagturo ako na ang year 2015 is the year of expansion, is a year of supernatural favor, blessing. Aside from that, ang taong 2015 is the year of restoration, recovery, restoration, and restitution. Kaya humanda kayo, mayroon kayong babawiin sa enemy ngayon. Humanda kayo, mayroong ibabalik sa'yo ang enemy. At humanda kayo, may magbabayad sa inyo na matagal nang hindi nagbabayad ng utang. Amen? Yung mga 10 years nang hindi nagbabayad ng utang, babayaran na kayo in Jesus' name. Hallelujah! No? So, ano ba yung scripture ng recovery? Meron nga bang ni-recover? Meron bang scripture na recovery? No? Sabi po doon sa 1 Samuel chapter 30 verse 18 to 20, David recovered everything the Amalekites. Now take note, Amalekites na naman. Nung nagturo ako nung last time, sino yung kalaban nung umalis ang Israelites sa Egypt? Amalekites. Sa panahon ni Moses, sa panahon ni Jacob, ang mga kalaban nila, Amalekites, hindi talaga lumubos. Di ba sabi, destroy all the Amalekites. Kaya, sa panahon ni King David, ang kalaban niya uli, Amalekites. Kaya nga, huwag kayong magtaka, marami pa rin talagang Amalekites dito. Yung bang sinasaksa ka sa likod, na wala kang alam. So sabi niya dito, the Amalekites had taken, including his two wives. No, si David, masipag, dalawa asawa, hindi na pwede dito, dalawa asawa, isa lang asawa, ito Noel, isa lang. So, including his one wife lang, Brother Noel. Nothing was missing, young or old, boy or girl, plunder and anything else they had taken. David brought back everything back. So, na-restore, sabi niya, David recovered or restored, no? Recovered niya, nabawi niya muli yung kasi nung sinalangkay yung kampo ni David, dinala yung asawa niya, dalawang asawa niya, mga anak niya, at saka yung mga kanilang mga flocks and herds. Kaya nga sabi niya kay, nag-pray siya kay Lord, Lord, ninakawan ako eh. Ano bang gagawin ko? Minsan kasi pag nanakawan tayo, minsan, hayaan mo na yan, babalik din yan. Di ba ganun tayo minsan? Ah, okay lang naman, manakawan, kaya kong ibalik. No. Sabi niya kay, sabi ni David, Lord, ano bang gagawin ko? Nanakawan ako. Sabi niya, habulin ko ba? Nako. Kaya sabi niya, habulin mo. Sabi ni Lord, habulin mo, mababawi mo lahat yun. So ang ginawa niya, kaya nga sabi dito, nothing was missing, young or old. Ibig sabihin young or old, yung mga bata na pati gawin sa nang alipin, na-recover ng Panginoon ni David. Pati yung matatanda, sana ginawa na lang sardinas yun ng mga ano, hindi na-recover pa rin niya. No? Matatandang baka, hindi matatandang tao, matatandang baka, matatayo. So, no, ni-recover pa rin yun ni ano. Why? Because he doesn't want na mawalan sila. So, and besides, kapag na-recover mo yung ninakaw sa'yo, ito yung advantage. Mayroon pang plunder na kasama doon. So, na yun yung blessing. Kasi pag recovery, pag nawala, for example ito, cancel. Pag nawala ito, I have to fight for this na mabalik, no? Pag naibalik ito, mayroon, kung anong mayroon siya, kukunin ko pa yun. Naalala ko itong, naalala ko yung, ano, sabi ko, nung bumili ako nito, kasi nawala yung isa kong ganito, sabi ko, bumili ako ng bago, sabi ko, demonyo ka, dinakaw mo yung Bible ka, bago pa, yung pangalan pa yun, hindi man sinuli, may address pa yun. Doon lang nalaglag doon sa loob ng, ano. So, bumili ako ng bago. Tapos nung dumating naman,
kulang, nung binasa ko, nireview ko, nadali ko ma-scan ba? Sabi ko, bakit wala yung ibang chapter? Walang Matthew, parang walang Revelation, kulang ang verse. Kaya pag bumili ka ng Bible, minsan may mali eh, na hindi na compile lahat. Nung tinignan ko, nagreklamo ako, sabi ko, Restore, ikaw, bibigyan mo pa ako ng, ninakaw mo na yung Bible ko, bibigyan mo pa ang Bible na kulang ng chapter. Sabi ko, Restore, tawag ako. Yung Bible na pinadala nyo sa akin, kulang ng verse, ibalik nyo ito. Nagpadala sila ng dalawang Bible. Dalawang kapalit. Amen? So, sabi ko, isauli ko pa yung kulang? Sabi, sa'yo na yung kulang. Eh, ano yung itong kulang? So, nilagay ko lang sa bahay. So, nandun na, na-recover ko na, may nagpadala pa sila ng dalawa para maging dalawa, maging tatlo. Diba? Ganun tayo ka-persistent kapag ninakawan tayo ng jamlo. You have to recover it because there will be plunder. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, pag ninakawan ka, dapat bawiin mo. I-recover mo. Amen? Now, He took all the flocks and herds and his men drove them ahead of others' livestock saying, This is David's plunder. Kaya dinideklara ko, in the name of Jesus, meron kayong plunder dito. Amen. Lord, I declare in the name of Jesus, lahat ng mga ninakaw ng jablo sa mga anak mong nandirito, Panginoon, I release the anointing of plunder in the name of Jesus. I release that anointing right now. There will be plunder in Jesus' name. Now, so this is the plunder. So, ito yung mga pagmamayari ng mga Amalekites na defeat kasi nilang Amalekites. So, kung ano yung nandoon, sinamsam nila lahat. No? So, mayroong pagsasamsam. So, yun yung recovery. Yun yung blessing pag na-recover mo. Mabawi mo na, may dagdag pa. Pero ano sa restitution, kakaiba. Sino ditong gustong restitution? Nasa kamay. Ganito naman ang restitution. Sa Exodus 20, verse 1, If a man steals an ox, alam niyo ba ang ox? Ang ox, kalahi yan ng mga kalabaw, mga baka, mga may mga sungay, mga pagganong-ganon. So, mga malalaking ano? Parang ox. Hindi yung baboy. Ox yan yung mga pang-araro. So, I steal an ox or sheep and kills or sell it. Pag napatay niya yung ox or sheep, or ninakaw, o binenta niya, o ninakaw, he shall pay 5 oxen for an ox. So pag ninakawan ka ng isa, 5 ang ibabalik. Hoy, sino kaya ang gusto noon? Sabi naman, pag ninakawan ka ng sheep, 4 ang ibabalik. So sa makatuwid, ganito ang itsura niyan. Pag ninakaw sa iyo yung ox na yan sa iyo, ang ipapalit na dapat mag-ano, yan lahat 5. Hoy, di ba? Kaya minsan, sabi niya, sige na, nakawin mo na yan. Tutat, matanda na yan eh. Parang ugod-ugod na yan kabaka ko. Sige na, nakawin mo na yan. Kasi pag ninakaw yan sa'yo, ito naman ang pangako ng Lord, ibabalik niya ng 5 beses. Oy. Kaya brother John, humanda ka, babalik yung 5 beses yung nanakaw sa'yo. So, kailangan matuto tayong mag-declare. Mayroon tayong scripture na panghawakan. So, yun yung blessing ng restitution. Kakaiba sa recovery. So, dito naman, pag ang sheep mo na may ninakaw, Sheep yan, tupa yan ha. Good lang. Pag ninakaw ang isang sheep mo, 4 naman ang kapalit. O, di ba? So, kaya nga, ang restitution, iba ang anointing, iba ang power. Kaya, kung mayroon mang ninakaw sa'yo, mayroon mang mga tip na pumasok sa iyo, ano bang, hindi naman yung pag ninakaw yung asawa mo, 4 ipapalit, hindi naman yun. O ninakaw yung isang girlfriend mo, 4 ang girlfriend ang kapalit. Isa lang. Ibig sabihin, this is just literally, no? But yung restitution is yung quality. It's not just the number. No? Ang quality na ninakaw sa'yo, ibabalik siya ng maraming beses in best quality. Kung halimbawa, ninakaw pa yan, i-restore niya na matataba. No? Mas malulusog. Kung ninakaw siyang malungkot, ninakawan ka ng girlfriend na malungkotin, papalitan niya masayahing girlfriend o masayahing boyfriend, di ba? Yung kaya yung dati niyong nawala, kaya niyang palitan ng 5 yun. 5 quality. Gwapo na, hindi matanda, gwapo, binata, mayaman, matagal mamatay. Kasi yung iba gusto matandang mayaman, madaling mamatay, iba yun. Bata, gwapo, no? Mayaman, Kristiyano, yun yung ibig sabihin yung i-restore niyang quality. Hindi yung marami. Hindi naman pwedeng sabihin, kung halimbawa si Sister Operation niya,
ay gusto ko siya kay guwapo kasi guwapo. Nakikita naman siya, ay gusto ko siya kasi mayaman. Hindi naman pwedeng may guwapo, may mayaman. Tapos gusto ko siya kasi Kristiyano. Eh, pagsamahin mo na dun sa isa, yung tinatawag dun quality. No? The quality na ibibigay ng Lord. Kasi ito, kung may kapansanan yung dati mong meron, ay papalitan niya yung iba't ibang quality na pagsamahin niya para yun ibibigay sa iyo. Di ba? Sino gusto nun? Excited na Sister Maria, nandun yun, lima. Okay? So, yung restoration naman, dito tayo magpo-close sa restoration kasi excited ako dito. No? Ang restoration, so kung kanina, recovery, restitution, at ngayon restoration, putting back into a former position, a return of something to a former original. So, mahirap kasi mag-restore sa isang bagay na ibalik mo sa dating anyo na fresh. No? But si Lord, kaya niyang i-restore yung condition. Kaya nga dito, kaya niyang ipapanumbalik, no? Pagpapanumbalik, kaya niyang ipapanumbalik ang dati mong kagandahan, dati mong kabaitan, hindi na yung dati mong kasungitan, layas ng kasungitan, no? Kaya yung mga taong masungit, hindi na dapat masungit. No? Kung ano yung natural mo dating anyo, magandang anyo, yun yung iparestore mo. Pero yung pangit, huwag mong iparestore yun. Kung yung dati mong pagkabugnutin, dati mong pagka maalalahanin, layas na yun. Yung mga nawala sa iyong maganda, yun yung dapat mong i-restore. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, lang ngayon, i-restore mo lang yung magaganda. Hindi yung pangit. Amen? Hallelujah. Praise God. So, sabi niya dun sa Isaiah 42 verse 22, but this is a people robbed and spoiled. So nasabi ng Panginoon, no? Sabi niya, ito yung mga taong ito, maaaring isa sa atin, meron, maaaring kami noon, tayo lahat, no? Being robbed or spoiled, ninakawan, no? They are all of them snared in a holes, and they are hid in prison houses. Naka-slave sila, no? Pag ikaw kasi, nasa tanikala, you consider as you are being imprisoned. Pag nasa bondage ka, kapag wala kang freedom, you are in bondage, ninanakawan ka ng freedom ng demonyo. So they are for a prey, a non-delivered, for a spoil, a non-set, what? Restore. Yun pala, sabi sa Isaiah 42:22, pag ikaw ay nanakawan, mayroong kinuha sa iyo dapat magdeklara ka na restore, restore, restore. Kaya sabi niya, wala naman kasing nagdideklara na restore. Bakit? Manatili sila dyan. Sabi niya, oh, a non-set restore. Kaya wala talaga ma-restore sa iyo kung hindi ka magdeklara na ibalik mo, ibalik mo. Restore. Kaya nung unang deklarasyon natin kanina, restore, restore, restore. Yun yun sa Isaiah 42 verse 22, no? So, today, just very quick, no? We have three kinds of, mayroong mangyayaring tatlong klaseng restoration sa buhay. Sino gusto doon? Una, your years will be restored. Now, pag sinabing your years will be restored, hindi na kasi pwedeng ibalik yung kabataan mo. Yung sinabi mong paghinda, ang edad mo ngayon halimbawa ay 40 years old, hindi niya na ma-restore yung nawawala mong years nung ikaw ay 18 years. So anong klaseng restoration? Now, tingnan po natin dito, no, sa Joel. And I will restore to you the years that the locust had eaten. So during your younger years, mayroong kinain sa'yo, mayroong ninakaw sa'yo, ang isang locust, ang isang carnal worm, ang isang caterpillar, ang isang palmer worm. No, kung titingnan nyo sa ibang version, this is the King James version because it is, actually, itong locust, carnal worm, caterpillar, at saka, hindi yan sila magkaibang species. Iisang species lang sila, kaya lang iba't iba ang kanilang stages. Yun pang, ito kasi matanda, ito medyo binata, ito binatilyo, ito bagong
panganak. Nakuha nyo? Yung young, mayroong iba't ibang stages ang locust. Hindi kagad maging locust yun. So, yung pala, kahit hindi pa siya naging, ano ba yung locust sa Tagalog? Yung balang. Balang yun. Yung balang, hindi yan naging balang agad. Dumaan mo na yan sa naging palmer worm. Bago yan magiging caterpillar at magiging canker worm. Bago siya magiging balang. So, bago siya magiging matinding balang, kasi doon sa kanilang stages, iba-ibang kinakain. So minsan, sa iyong younger age, nanakawan ka sa kabataan mo ng ganito. Nung kay edad mong ganito, ninakawan ka ng ganitong klaseng, devourer. Kaya nga sabi niya, I will restore to you the years. No, not just the years na ibalik lang Lord yung ninakawan ka ng 5 years, but yung ninakaw sa iyo na 5 taon ay gagawin i-restore niya in 1 year ng quality ng 5 to 7 times. Amen. Sinong gusto doon? Amen. So sa taong ito, hindi niya na kailangan ibalik yung ninakaw na 10 taon na ninakaw sa iyo. Pwede niyang ibalik sa iyo sa 1 taon ang quality ng 10 times quality sa isang loob ng 1 taon. Amen. Kaya nga yun yung kanyang message, no? Kaya natingnan natin dito. So this is the quality, it is not the quality of years, but the quantity of years, but the quality of years. So instead na 7 times, instead na isang i-restore niya yung mga taon, 7 times better ang ibibigay niya sa iyo. Kaya yung boyfriend na iha, Sister Cha, no? Tumagos doon. Kung nawala yung taon ng pagsasama niyo, for example, 3 years na nawala siya dahil nandito ka sa abroad. Pero pagdating naman ng panahon, yung nawalang taon na hindi niyo pagsasama, i-restore ni Lord yun na maging sweeter and the better and the best na pagsasama niyo. Kaya yung mga mag-asawa, no? Sa mga mag-asawa nga na lagi nag-aaway, lagi nagkakaroon ng problema, yung years na ginulok kayo ng demonyo, kaya niyang ayusin yung inyong relasyon sa loob ng 1 taon na maging 7 times better ang inyong relationship. Yun yung sinasabi niya na I will restore to you the years na ninakaw ng Diablo. Hindi nga na kailangan na 7 years pa tayo magkilanlan, magligawan. No! Sa 1 taon, kaya niyang i-restore yung 7 years, 10 years na sinayang niyo, magiging sweeter and better at the best pa relationship niyo. Amen. Sino yung gusto doon? Taas na kamay. Amen mo nga sa katabi mo. Para sa akin yun. Amen. Hallelujah. No? So ito yung ano, kung makikita niyo, ito yung itsura niya. Ito yung locust. Ang kinakain ng locust ay bunga. Kaya yung bunga mo, yun yung kinakain niya. Kaya ito yung matured ng Christian, ang kinakain ano? Fruit of the Spirit. Love, joy. Yun yung ninanakaw sa iyo ng tigbalang tuloy. Ng balang. Kasi tigbalang, kasi mga nananggal kasi yun eh. So, ang balang, ang locust, ang ninanakaw sa inyo ay yung mga bunga niyo. That's why yung joy nyo, yung peace nyo, yun yung ninanakaw niya. Kaya kayang i-restore ni Lord yung mga yun na nawala. So, ngayon, yung stages naman, yung mga relationship mo naman, ito naman yung sa, ano bang pangalan nun? Yung canker worm. Ito naman yung canker worm. No, ang kinakain naman niya ay mga dahon. Di ba? Hindi naman, ito, kumakain din to. Wala naman pakialam to, but mostly prutas ang kinakain, bunga ang kinakain niyan. Ito naman, hindi siya tumitira ng bunga, ang dahon ang kinakain niya. No, minsan, may mga area sa buhay natin na yung atin, I will discuss it after, no? Kung what does it represent? So, may kinakain na dahon siya. Yung isa naman, ang kinakain niya, ayaw niya ng dahon. Yung balat ang kinakain niya. Yung steam, nyo, si ano, yung si caterpillar. Si caterpillar, ang kinakain niyo yung balat, kaya minsan nakita kayong puno, tapyas-tapyas na yung balat dito. Di ba? Kasi yun yung kinakain. God can restore kahit anong level pa ka pa ninakawan, sa locust pa, sa canker worm, sa caterpillar, o dito man, itong isa, ano bang pangalan nito? Palmer worm. Itong palmer worm, ang ito naman, mas matindi. Yung talulot pa lang, kinakain na.
Nakita niyo yung, alam mo yung dahon ng fresh na press na hindi pa naging dahon? Yung palabas pa lang, eto ang gustong-gusto niyang kainin. Sariwa kaya ngayon mga sa, yung sariwang-sariwa pa sa pananampalataya, yun ang gustong-gusto niyang kainin. Yung young Christian, baby Christian. So God can restore the things that has been stolen from you kasi meron siyang iba't ibang area. Kaya nga sabi niya, hindi demonyo ang mag-restore ngayon. Ako ang magdideklarar, I am forced to restore for you. Amen. Hindi na, hindi ko na hintayin yung mag-job na magbayad. Magbayad siya, magbayad talaga siya, pero ako ang mag-restore para sa iyo. Amen. Yun ang maganda kasi pag minsan, ang demonyo pipilit, sige na, magbayad, makaawa ka po, sige na, bayaran mo na ako, di ba? Pero pag ang Lord nag-declare na magbabayaran, hindi ka na papahirapan. I-restore ko yan para sa iyo. Can you imagine that? Nag-restore na si Lord for you, nag-restore pa si devil para sa iyo. Kung gaano ka tindi ang blessing na ma-receive natin. So, what does it represent? Ang isang locust, ang kinakain niya ay fruits. Example ito, love, joy, peace, kindness, perseverance. Yun yung ninanakaw sa atin. Ang canker worm, dahon, it represents the fellowship. Kaya nga, napapansin niyo ba, ang mga Kristiyano, ayaw na mag-attend ng Bible study, ayaw na mag-attend ng mga church services, ayaw na mag-attend ng mga overnight. Ito yun, na-canker worm. Sabi mo, mag-overnight tayo sis. Oh, kasi may overtime, may babysit. Na-canker worm yun. No? May term na tayo, na-canker worm. No? So, kaya ayaw mag-attend ng mga gawain. So, ito naman, yung balat ng kinakain, yung bark, no, si caterpillar, itong doktrina. Kaya nga nung nagturo ako ng CPT, sabi ko nga, dapat alamin nyo kung ano ba yung doktrina natin. Ano ba yung tinuturo sa church? Yung mga pupunta, steros, saan ka magsimba? Doon kay GCLC, ano mo tinuturo doon? Ayun ko, basta batin lang ako. Eh, nakain ka ng caterpillar. Kasi hindi mo alam yung doktrina. No, nasa website natin yan. Mayroon doong list ng ating faith that we believe in God, we believe in the Holy Spirit, the Triune God. So, just read it there. Hindi ko na kailangan ito. Baka lumayo tayo dito. No? Panghuli, yung palmer worm, yung sap, no? Yung kanyang ubod, talulot. No? Kaya gustong-gusto mo nang bumubukad ka tapos bigla nang kinain ng palmer worm. Kaya nga sabi nga ni Sister, sabi ni Sister ito, si Sister Pia, sabi niya, punta na tayo dun sa Bulaklak kasi ang ganda-ganda ng Bulaklak kasi pink na. Sabi ko, bilisan natin, baka pagdating natin, magiging green na yun. So na nagpagdating natin namin nga, Bulaklak pink pa rin, no? Yung ano ba tawag noon? Cherry blossoms, no? So yun yung talulot ang gusto niyang kainin. It represents life. Di ba? Pag bago kang born again, bago kang tanggap, atin-atin ka naman, unang ang tights dyan. Tapos, ino mo na tayo pa rin. Ito yun yung mga bago. Yung buhay mong bagong tanggap, yun yung kinakain ng palmer worm. Lahat yan mga worm. Pag ang matured naman, ang kinakain, yung bunga. Kristiyano na eh. Kaya expect nyo na may mga worm malagi talagang maraming mga maraming magnanakaw, mabilis ka rin na mag-restore. So kung ninakawan ka ng life, yung Christian life mo, i-restore mo yun. Kung ninakawan ka ng doktrina mo, yung fellowship, hindi ka nag-attend, doon i-restore mo yun, yung pag-attend mo para mabalik ang ating pag-ano sa Panginoon. Amen? Sino po may natutunan? Amen! Hallelujah! No, so, tingnan natin, ilang taon na ba tayo? 42. No, nagkakabugay nga na tuloy tayo dito eh. Ginawa ko na lang 20 kasi 20 kami kasi nasa 20s pa. Noong 20 years ago naman. Yung mga 20s, taas ang kamay. Yung 20s, 20 years ago. 20s, 20 years ago. No? Si sabi ng Spanjo, 20s pa ako pastor, 20 years ago. Sa 20 years ago. So, yung 20s ka pa, ilang taon na bang sinayang mo na kinain lang ng uod ang buhay mo? Tignan mo, ang dami mong sinayang. Kinumpute ko to, every one year, 360 days lang. No, instead na 366. So, sa 20 years na buhay mo, na pariwara ang buhay mo, sa 20 years na buhay mo na padisco-disco ka, pa inom-inom, pa sayaw-sayaw, ano pa ginagawa mga bisyo na napapahama ka lang, isipin mo kung ilang taon ang kinain ng worm sa'yo? 7,300 days ang kinain sa'yo. Pero kayang i-restore ni Lord yung 7,300 days. Amen!
No? Gaya niyang ibalik yung mga, yung excitement mo noon na kahit hindi ka gagawa noon, mas more na excitement ka pag naki Lord ka. No? So, ngayon, nung lumipas ulit ng 20 years, isipin mo, 14,000 days ang we-waste mo dahil lang sa mga bagay na yun. Isipin mo naman kasi apat yung lumustay sa iyo, luray-luray ka talaga. Mayroon ng farmer, may caterpillar, apat yun eh, may locust pa. Kaya naabot ka ng 40 years, isipin mo bawat taon, 10. So isa sa caterpillar, isa sa locust, 10 dun sa ano. Kaya umabot ka sa wilderness ng 14,600 days na nilustay mo lang ang we-wasted mo lang yung days mo. So how much more? Gusto mo bang umabot pa ng 60 years old ka na masayang lang ang 21,000 days mo sa buhay mo? Kaya nga, how many years more do you waste your time from now on? Gusto mo bang maging maayos ang buhay mo? Huwag mo nang hayaang kainin ka ng caterpillar, ng locust, kung ano man. Kasi iba't iba tayong stage eh. Mayroong matured na Christian. Ang kinakain naman sa'yo yung prutas. Ang yung medyo pangalawa sa mature, ang kinakain naman yung balat mo. No, yung fellowship mo, pakikipag-attend mo, makikipag-ugnayan mo. No? So we should be you should not waste our time. Amen. Now, may natutunan po ba tayo? Pangalawa. God will restore your soul from today. So you will your soul will be restored. So aside from the years that has been stolen, God can restore your soul. Bakit? Tingnan po natin sa Psalms 23. Sabi niya, He restored my soul and He leadeth me in the path of righteousness for His name's sake. Diba ang gusto ng Lord na lumakad tayo ng may katuwiran? Ang kaluluwa natin dapat hindi gagala-gala, hindi pakalat-gala. Tingnan po natin. Diba ang soul, it is your mind, your will and emotion. God is going to restore yung stage mo na you are being depressed. Example lang ito, no? That you are being, lagi kang lagi nag-isip ng negative. Yung, sino dito mayroong, yung makakalimutin, tangas ang kamay. Diba? Itong may